in the beginning, there was nothing. But the breath of the Creator fluttered against the face of the void, whispering, "Let there be light." And light was. And it was good. The first day. Ang Diyos ay ang tinuguri ang The Creator, o yung lumikha ng lahat. Ngunit ang tanong, kung siya ang lumikha ng lahat, sino ang lumikha sa kanya? Ano ang kanyang tunay na itsura? At ano-ano yung mga hidden details at mga twist na natagpuan mismo ng eksperto sa Biblia na kanilang ikinagulat? Tara kaasyong at sabay-sabay natin alamin. Ayon sa Book of Genesis, in the beginning God created the heavens. Iyon ay ang araw at buwan, mga bituin at mga planeta. At pagkatapos nilikha niya ang earth na meron namang lupa at tubig, mga halaman at hayop, at higit sa lahat, tao. At ang tao ay tinuturing na very special creation of God. Dahil nasusulat na sila ay nilikha ng Diyos in His own image. And this raises a good question. Kung nilikha pala ng Diyos ang lahat, sino ang lumikha sa kanya? O saan nga ba siya nanggaling? Bago natin alamin yan, malagang unawain muna natin kung ano ang Diyos. Ang salitang God ay mula sa Greek word, theos, na may ibig sabihin the only and true God. At sa Biblia, ang kanyang tunay na pangalan ay na-expose doon sa story of Moses and the burning bush, kung saan lumitaw ang Diyos kay Moses bilang apoy at inatasan niya siyang palayain ang mga Israelita mula sa pagkakaalipin. At dito nagtaka si Moises, papaano kung ang mga tao ay magtanong kung ano ang pangalan ng mismong nagsugo sa kanya? At sumagot dyan ang Diyos at sinabi na ang version na dapat sabihin ni Moises ng malakas ay Yahweh, He has sent me to you. Now, ang Yahweh ay mula sa ancient Hebrew na may ibig sabihin He will be. Lumitaw higit 6,500 times sa Old Testament. At ito ang naging personal name ng God of Israel. Ngunit, ano nga ba ang totoong itsura ng Diyos? At ito ay mahahanap sa Book of Daniel. Dito, makikita ang mas detalyadong paglalarawan sa Diyos. At according kay Daniel na mismong sumulat ng libro, sila ay na-witness sa isang vision. Ganito ang kanyang itsura. Siya ay may kasuotan na kasing puti ng niebe. Ang kanyang buhok ay may kulay tulad ng sa tupa o pure wool. Ang kanyang trono ay nag-aalab na apoy at ang mga gulong nito ay nag-aalab din. Isang ilog ng apoy ang umaagos papalabas sa harap niya. Libo-libo ang naglilingkod samantalang milyon naman ang nakatayo sa harapan niya. And the judgment was set and the books were opened. Ganoon ang nasaksihan ni Daniel sa kanyang vision. At marami ang nagtataka kung ano ang totoong itsura ng anak ng Diyos na si Jesus. Dahil kapag sinabing Jesus, madalas na i-imagine natin na siya yung matangkad at maputing lalaki na mayroong brown at mahabang buhok, may suot na mahabang puting balabal. At lagi natin siya nakikita na may karga-kargang isang puting tupa. Ngunit, paano kung malalaman mong hindi iyon ang talagang itsura ni Jesus? Dahil ayon sa Biblia sa Book of Isaiah, si Jesus ay katulad lang ng isang ordinaryong tao and nothing special in his appearance. At iyon ang pinanghawakan ng mga eksperto para tukuyin kung ano ang itsura ni Jesus. Kung kaya't kumuha sila ng iba't ibang labi ng tao na umaayon sa lugar at panahon ni Jesus at gamit ang teknolohiya, ang mga eksperto ay nakabuo ng ganito. Naniniwala sila na ganito ang pinakamalapit na itsura ni Jesus. May maitim na mata, may kayong manging kulay na binase sa kanyang trabaho bilang isang karpintero, at may maitim at maikling buhok. Ito kasi ang acceptable style ng Roman world noong panahong iyon para sa mga lalaki na ito ay dapat maiksi. At sa Biblia, nasusulat na ang pagkakaroon ng mahabang buhok sa mga lalaki ay sign ng kahalayan o kabastusan. At ang isa sa mga rason na nakikita kung bakit naging ganoon ang itsura ni Jesus tulad ng pagkakaroon ng mahabang buhok ay dahil doon sa mga artist na pumunta kay Jesus. Hinalo kasi nila ang kanilang kultura at itsura doon sa kanilang painting. Halimbawa nito ay si Leonardo da Vinci. Pininta niya si Jesus sa mga European cathedral o simbahan. At ang itsura ni Jesus dito ay tila isang European. Ang isa pa ay si Giovanni Bellini na isang Italiano na red-headed painter. At Viola, si Jesus dito ay maputi at may pagkapula yung buhok. Bukod dito, bakit nga ba ayaw magpakita sa atin ng Diyos? Well, He does reveal enough to us tungkol sa kung sino talaga siya. At take note,
Kahit na ang Diyos ay lumitaw at direktang kausapin ang bawat tao dito sa Earth na siya ang mismong Diyos, in reality, hindi lahat ay maniniwala sa Kanya. Halimbawa na lang dito ay noong ni-reveal ng Diyos ang Kanyang sarili noong 1st century bilang Jesus of Nazareth, kung saan siya ay gumawa ng ubod ng daming himala tulad ng paglakad sa tubig, pagpapagaling sa bulag, pagkabit ng putol na bahagi ng katawan, at maging pagbuhay sa patay. Ngunit, ano yung naging reaksyon ng tao? Di ba marami sa kanila ang nagalit at hindi naniwala kaya ipinako sa krus si Kristo? They rejected Him kahit na Diyos na mismo ang humarap sa kanila face to face. At hindi lamang yan. Hindi lang marami ang hindi maniniwala. Marami din ang maniniwala ngunit ire-reject ang kanyang authority kahit na alam nila na siya ay nag-i-exist. Ang example dito ay si Judas Iscariot. Alam natin na si Judas ay one of the disciple of Christ. Ngunit kalaunan ay nag-traidor sa pamamagitan ng pagsiwalat sa kinaroroonan ni Jesus kapalit ng 30 pieces of silver. Diba dito he chose sin over the Savior? So the real question here, bakit hindi lumitaw ang Diyos sa bawat tao sa mundo para patunayan na siya ay nag-i-exist? Well, the short answer is the sovereign ruler of the universe chooses not to. Pinili niyang hindi magpakita, ngunit ito ay hindi dahilan na siya ay hindi nag-i-exist. Bukod dito, ever since humanity have wondered, where did God came from? At ayon sa Greek philosopher na si Aristotle, masususian ng tao ang ganitong uri ng misteryo sa pamamagitan ng paggamit ng reasoning. Now, where did God came from? At ang one of the satisfying answer ay mula kay Kent Hovind. Ang sabi niya, ang question of where did God came from assumes that thinking of the wrong God. Dahil ang tunay na Diyos ay hindi apektado ng time, space, and matter. At kung apektado siya ng time, space, and matter, then hindi siya yung Diyos. Make sense? Well, himayin pa natin. Ang time, space, and matter ay tinatawag na continuum. They have to exist at the same instant. Meaning, hindi sila mapaghiwalay. Lagi silang magkakasabay. Kung mayroon kang bagay ngunit walang space, saan mo to ilalagay? Kung mayroong bagay at space ngunit walang oras, kailan mo to ilalagay? At sinabi yan sa Biblia in 10 words. In the beginning, there is time. God created the heaven, there is space. And the earth, there is matter. At ang Diyos na lumikha ay kailangan nasa labas ng time, space, and matter. Meaning, hindi siya dapat apektado nito. For example, ang taong lumikha ng computer ay wala doon sa loob ng computer. Nabigla-bigla na lang ipapalitan yung numbers o letters doon sa screen. Ganun din sa universe. The God who created the universe is outside of the universe. At hindi siya apektado nito. Hindi siya apektado ng time, space, and matter. Bilang imperfect human beings, ang ating utak ay hirap maunawaan ang ganitong mga espiritual na bagay. At papaano mo nga naman mapagkakatiwalaan ang iyong reasoning process tungkol sa mga espiritual na bagay na ito kung ang tripang brain ng tao ay koleksyon lamang ng random chemicals? So ang tanong kung saan nagmula ang Diyos ay tumuturo sa limited God dahil ang tunay na Diyos ay hindi apektado ng time, space, and matter. At sa Biblia, makikita ang ebidensya kung saan nagmula ang Diyos doon sa Book of Psalm. Sinasabi dito, "Before the mountains were born, or you brought forth the whole world, from everlasting to everlasting, you are God." Sa Tagalog, "Bago nalabas ang mga bundok, o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga sa walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ang Diyos." Ang mula nga sa walang pasimula hanggang walang hanggan ay may ibig sabihing forever. Forever na andiyan na ang Diyos. He always was, is, and always will be. And nobody created Him. Well, there you have it. Sana nagustuhan mong videong ito tungkol sa Diyos. Ikaw ka, Asyong, nagustuhan mo ba ang ganitong uri ng kwento? Ano sa palagay mo ang dapat nating isunod? Comment down below. Ka-Asyong, baka may gusto kang i-request na topic. Comment down below lang ha at mamimili kami ng the best. At syempre, magkakaroon din siya ng special mention mula sa channel na ito. See you again mga ka-Asyong!